Gusto kong malaman mismo sa anti-bobo man na nakaranas po nung panahon na yon at talagang legit na lawyer at marami pong alam sa ating gobyerno kung ano nga ba po talaga yung patungkol sa totoong kasaysayan ng ating bansa patungkol kay Ferdinand E. Marcos. Question, Attorney Gadon, paano binago po ng Dilawan ang tunay na kasaysayan ng Pilipinas? Okay, ganito yan. Noon kasing panahon ni Presidente Marcos, napakahigpit niya. At in fact, para sa kanya, paniniwala niya noon ay yung mga public utilities ay dapat ay talagang gobyerno ang mag-ari niyan. Yung nangyari doon sa Meralco, na baon na baon sila sa utang at utang sa mga government banks, BDP. Sa Meralco. Oo. Ngayon, nung hindi na sila makabayad at nakita ni Presidente Marcos na hindi na nga kayo makabayad ng utang, tapos hindi pa maayos yung servisyo nyo, eh dapat siguro, eh, kuhanin nilang ng gobyerno yan. Mm-hmm. Ang pinalabas na kwento ni Lacori ay kinuha ni Marcos. Parang inalas. Parang kinuha niya para sa sarili niya. Persecute ang tawag. At totoo nun, talaga namang bako kumpiska na yun eh, dahil nga hindi na nakapagbayad ng loan eh. Mm-hmm. Ngayon, ganito yon. Hindi yung kinuha ni Marcos para sa sarili niya. Kinuha niya yon para sa taong bayan. In fact, ang nung take over ng gobyerno yan, ang ginawa ng gobyerno diyan, sinabi ni Marcos, ang may-ari niyan yung taong bayan. Mm-hmm. Kaya nga lahat ng subscribers ng Meralco, merong mga check-in na natatanggap every end of the year. Bilang, ikaw, may-ari ka, ito yung check-in mo, ito yung dividendo mo. Lahat ng mga subscribers noon ng Meralco. Anong check-in po yan? Parang bayad sa dividendo para sa iyo kasi lahat considered na ikaw may-ari ka rin. Oo. Kumbaga kumikita din yung taong bayad. Oo, kumikita. Oo. At yung check-in na yan, pwede mong i-incas sa banko o kaya ibayad mo sa kuryente mo. Kasi ang parte ni Marcos noon, ay taong bayan na may-ari niya. Ngayon ko lang nalaman yan, mga santay. Oo. At noon, yung time na yon, 6% lang naman ang ownership ng mga Lopez diyan sa Meralco. Mm. Kaya sabi ni Marcos eh, dapat eh, i-take over na ng gobyerno yan. Ibig sabihin, talagang totoong sinungaling ang puro kasinungalingan ang ginawa ni Lacori at ng mga dilawan. Tapos isinulat sa libro. Ginawa nila yan upang mapagtakpan yung kanilang pagnanakaw. Mm. Kasi ang nangyari dyan, lahat ng mga public utilities noon, tinake over na-take over ng gobyerno noon upang maibigay sa taong bayan, ay ibinalik ni Cory doon sa mga oligarko. Parang naging kabayaran doon. Oo, kabayaran. Parang utang loob sa kanila. Ay, una-una na lang yung ABS-CBN. Mm. No? Dahil ayan, yan, ang ABS-CBN na yan, yan ay nakatuntong sa lupa.